Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang gabi guys, dito tayo ngayon ulit si Don Huat at papanoorin natin po ang episode 48 ng Maria Clara at Ibarra. At sabayan niyo po ako and count 1, 2, 3, go! Maria, may inaasahan ka bang bisita? Nagpadala ho ng sulat si Crisostomo, Papa. Darating ho siya at kasama natin siya mamaya sa hapunan. Hindi mo maaaring pagbuksan ng pinto o tanggapin si Crisostomo. Ang strict. Ngunit bakit ho, Papa? Marahil ito ay magandang pagkakataon para... Hindi din. Magkausap kayo ng masinsina ni Crisostomo tungkol sa iyong balak sa iyong anak. Nagkausap na kami ni Crisostomo at nagmamatigas siya. Kaya mula ngayon, mananatili ka rito sa bahay. Hindi ka lalabas. At bawal muna ang tumanggap ng kahit sinong bisita gaya ni Crisostomo. Dahil lamang ho hindi siya pumayag, naitigil ang pagpapagawa ng kanyang eskwela. Kaya ibigyo rin siyang parusahan sa pagkakait na magkita kami. Makikisabat po ako. Manahimik ka. Huwag kang makisali sa usapan ng aking pamilya. Mas makakabuti kung susunod ka na lang sa aking pinag-uutos para hindi ka na madamay sa hidwaan ng iyong ninong at nobyo mo. Papa, huwag yun naman hong gawin ito kay Crisostomo. Pati ho ako'y pinahihirapan niyo. Tatay ni... Tapag masakit ka, Lokoban. Hindi na mapabago ang aking kapasyahan. Hindi mo na kayo maaaring magkita ni Crisostomo. Wow, ano itong love team na to? Ah, magandang araw sa inyo. Maari ko bang makausap si Maria Clara? Paumanhin po, senyor. Sa utos po ni Kapitan Tiago ay bawal po muna kayong bumisita sa senyorita. Bakit? Nandito rin ba ang tiyo? Nais kong makausap ang Kapitan Tiago. Sir, wrong timing eh. Huwag na muna. Mabuti pa siguro palipasin mo na muna ang init ng ulo ni Kapitan Tiago. At saka, wala rin po rito si Kapitan Tiago. Kaalis lamang po. Correct. Kaya hindi na kayo magkakausap. Tapos, si Maria Clara, grounded. Grounded? Ang ibig sabihin, bawal pong lumabas. At lalong bawal makipag-usap sa inyo. Hindi maaari ito. Maria? Ginoo, tama na po. Ako pong kagagalitan kapag tumuloy po kayo rito. Ito si Anting Spite. Sandali lamang ako. Nice ko lang kausapin si Maria Clara. Paumanhin po, Ginoo. Pero tama na po. Umalis na lang po muna kayo. Anting, sandali. Baka naman pwedeng sumilip sandali si Sir Ibarra. Wala naman si Kapitan Jack. Resoso mo. Maria. Maria, huwag. Lo siento, Crisostomo. Pero sa tingin ko, dapat ka nang umalis ngayon din. Dahil pag nalaman ito ng aking primo ay sasamaan loob niya sa'yo, sa aming lahat. Nais mo ba na kaming lahat ay makagalitan ng dahil sa'yo? Grabe man. Clarita, pumasok ka na sa silid mo. Andeng, Clay, samahan niyo si Crisostomo papalabas ng bahay. Vamos, Clarita. Vamos. Hey guys, kawawa si Maria Clara. Clarita? Tinan niyo yung mukha. Kaiyak.
ano na ngayon? Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ako nagtitiis ng ganito ni Tio Santiago. At mas lalong hindi ko maunawaan kung bakit maging siya ay tumututol na rin sa aking eskwela. Nagtaka pa kayo? Malamang binulungan na yun ng baliw-baliwang ninong ng fiancé mo. Clay, hindi ko man batid, ngunit itigil mo nang kakasulsul sa Ginoo. Tayo nang pumanhik. Eh, nagsasalita na si Ate. Mauna ka na. Hindi pa kami tapos mag-usap. Hindi maganda sa isang babae ang nakikipag-usap ng mag-isa sa lalaki. Mas tsaka kaya yung ganyang ka-backward na thinking. Ang sabi ko, umuna ka na sa taas kasi magtitiklop ka pa, di ba? Susunod ako. Sige. Kaloka. Sir. Tama ka. Marahil ay napagsabihin na ni Padre Damaso ang ama ni Maria. Kung kaya't nagbago rin ang dati niyang magandang pagtingin sa akin. Ay, naku, yung Padre Damaso na yan. Ang lala ng mga ganap, sir, kung alam mo lang. Awang-awa nga rin ako kay Maria Clara. Pero, in fairness sa nobya niyo, pinaglaban ka niya, sir. Kahit alam niyang lalong magagalit sa kanya si Kapitan Tiago, nanindigan siya para sa inyo at sa pagmamahalan niyo. Kaya may pag-asa pa, sir. Dahil pinaglalaban ka ng taong iyong minamahal. Maria? Nandiyan si Crisostomo. Hindi pa rin siya nakakaalis. Kinakausap pa rin siya ngayon ni Clay. Susulat ng maling pumasya. Tama yata ang inyong amigang si Victoria. Hindi dapat mapagkakatiwalaan ng inyong kinupkop. Sapagkat maaari niyang agawin ng pagkakataong ito upang agawin ang minamahal niyo mula sa inyo. Ngunit batid ko kasi binibili Clay ay mabuting tao at hindi siya gagawa ng na kahit anong... Huwag masyado mapagtiwala, Clarita. Ay! May alam, Padre Damaso na din. Mahal kita. Batid mo yan. Wait lang, sino ba mas matanda sa kanila? Simula pagkabata pa natin, ano mo na ako't pinagsisilbihan kita. Kaya hindi makakayanan ng aking puso na makita ang iyong kalungkutan ay maging kasiyahan ng estrangherang babae. Hindi mo ba marahil batid kung anong klaseng kapangyarihan ang meron ng babaeng yun? Kung naagaw niya mula sa kamatayan ang buhay ni Señor Crisostomo, tiyak kong walang kahirap-hirap niyang maaagaw ang puso nito. Anak, tama na, tama na. Basta ya. Basta ya. Gusto kong mapag-isa. Iyak mo muna ako. Hindi ka nakakatulong. Paumanhin sa aking mga nasabi. Ito talaga andeng, 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 andeng. Napakasakit para sa akin na malaman na kailangan pagdaanan ni Maria ang lahat ng ito. Napakatagal na naghintay sa aking pagbabalik. At ganito lang pala mauuwi ang lahat. Sir, teka lang. Bakit parang sa tono ng pananalita mo, sumusuko ka na? Hindi, Miss Clay. Hindi ako susuko.
Maban ka doon. Yan. Yan ang matapang na Ibarrang hinahanap ko. Oh, anong game plan, sir? Katulad ni Maria, ako rin ay maninindigan. Aharapin ko ang lahat ng magiging pagsubok matupad lamang ang aking pangarap ng eskwela. At ang payapang buhay na kasama si Maria. Miss Glenn, tila napipi ka na riyan. Hindi. Natutuwa lang akong makitang in love na in love ka kay Maria Clara. Kahit kailangan kong makausap si Maria, tulungan mo ako. Ako ay nakikiusap sa iyo. Oh, Diyos ko, Lord. Ang cute. Paano naman ako makakahindi sa pes na ganyan, sa mata niyo? Ayos na, sir. Sikla niya. Oh, sure. Sige na, sir. Okay. Ako pong bahala sa inyo ni Maria Clara. Muchas gracias, señorita. Isa kang tunay na kaibigan sa aming dalawa ni Maria. Nice. Tingnan natin. Anong sasabihin? Naniniwala ba si Maria Clara, guys, kay Andeng? Ako masaktan masinsinan ng aking nobyo. Yun. Masinsinan. Senyorita, sa tono nyo, parang may nagbalita sa inyo na may halong mali siya. Itago na lang po ba natin sa pangalang Andeng? Ang galing. Akala ko iaabuti na ang inyong pag-uusap sa ilalim ng buwan at nakikislam ang mga bituin. Hindi naman po bagay sa akin yun. Mas bagay sa inyong dalawa ni Sir Ibarra yun. Kaya, senyorita, maghanda ka. Dahil mamaya, pag-sleeping beauty na ang lahat, magkikita kayo ni Sir Ibarra. Ano yung sinabi? Ang sabi ko po, magkikita kayo ng nobyo mo. Itatakas kita, senyorita. Yan. Tutulungan mo kami, Krisostomo, na magkita? At buhol na ang iyong loob? Bakit naman hindi? Tsaka, nagmakaawa sa akin si Sir Ibarra. At hindi mo siya matiis? Oo naman. Hindi ko kayo matitiis. Buti naman at ganun ang sinabi mo. Nako, senyorita. Sana lang talaga makatakas tayo ng matiwasay. Hindi tayo mahuli ng tiya mo o ng ama mo. Ang hirap yan. For the takas tonight. For the Nangyayari kaya yan? Kung meron man na idulot sa akin ng pag-ibig, yun ay ang tapang. Ngunit ikaw ba talaga ay nakakasigurado na gagawin mo ito para sa aming dalawa ni Crisostomo? Oo nga po. Bakit po pa ganyan na lang kayo magtanong sa akin? Siyempre, tutulungan ko kayo. Eh, yun nga ang pagbabasa nyo, di ba? Tinulungan kita. Paano pa tong Operation Clarisostomo? Clarisostomo? Yun po ang pinagsamang pangalan yung dalawa ni Sir Ibarra. Ang ganda, di ba? Clarisostomo. Parang love team. Gusto niya yarn? Akala ko kasi,
Akala niyo po ano? Wala, binibili. Pinatunayan mo lang sa akin. Natama ako na husga sa'yo. Hindi ka na mabuting kaibigan. Isa ka rin mabuting nilalang. Kaya maraming maraming salamat, Clay. Muchas gracias. Kakaiyak ka na to? Wala nga naman, senyorita. Naku! Tama na. Tama na. Ampula mo na, senyorita. O, sandali, teka. Paano tayo tatakas? Oh. Paano tayo tatakas? Paano nga ba? Lalo't na magkagabi na. Paano tayo makakatakas ng bahay? Kaya't mga babae pa tayo. Dadamit na lalaki. Alam ko na. Gagawin nila. Ay, Moya. Kung saan-saan mo pinagagalang yung mga mata. Hala. Umpisahan mo na kaya magplantsa. Opo, Doña Isabel. Nako, alam na alam ko na po kung paano pagganahin yan. Dahil tinuruan po ako ni Mang Adong. Ihipan mo muna yung uling hanggang bumaga. Tapos yun ang ilalagay mo sa prensa de Corona. Sa di Corona. Ang galing! Expert na talaga ako sa pamamlansya. Pwede na nga ako mag-ihon ng barbecue. Akin na. Hindi ko mawari kung ano yung mga binibitawan mo mga salita. Nawiwindang na si Tia Isabel, guys. Imbis kasi na mata o kamay ang ginagamit mo, yung bibig ang pinapaandar mo. Classic. Nanay, tapusin mo na itong pagpaplansya. Andeng, magpahinga na tayo. Huwag mo nang intayin ang kapitan at gagabihin daw siya. Tayo na. Sila laking problema. Aba, ready na pala si kumpari. Tarihan mo na, magbihis ka na. Ngunit ako talaga'y kinakabahan sa gagawin natin ito kaya. Oo nga, ako rin kasi, mas hindi kasi tayo mapapansin sa labas kung ganito ang itsura natin. So, G? G. Senyorita, ang kinis mo masyado. May pentel pen ka ba? Ay, o kaya kahit na ano may tinta. Uling. Tama ka na nga ba? Tama! Teka, kukuha ko to sa plancha. Teka, para saan? Akong bahala sa'yo, pre.
Sama niya ay nakakatiyak akong maabot ang sigaw niya ang ganito. Ngunit, nakakatiyak ka bang si Binibining Clay nga talaga ang kanyang kasama? Yan naman ang tiniyak niya sa akin bago kami maghiwalay kanina. Ay, kung gano'n na ya, mamulat na tayo ng mga bulaklak na ihahandog sa kanila. Tama ba ang pagkakarinig ko? Na maging si Miss Clay, ay ihahandogan mo rin ng mga bulaklak? Ikaw ba ay nahihibang, amigo? Bakit ko naman ihahandogan ng bulaklak? Nakakaimot na babae nga. Ngunit bakit ka pa makukuha ng mga bulaklak para sa dalawang babae? Amigo, nagkamali lamang ako. Ayaw nice lang mga itang tulungang pumitas ng rosas para sa iyong nobya. Kung gano'n ay salamat. Ngunit wala rin mang masama kung nice mong handagan ng bulaklak si Miss Clay. Hindi ba? Amigo, napakarami mong satsat. Hari na sa hardin at kumilos sa tayo. Hindi, amigo. Ikaw ang kumilos na. Ano ngayon? Peter? Kinakabahan. Ateng? Wala ba ibang daan? Andeng! Andeng! Ano ba? Ay, mabira. Makabutan kayo, nagtatansyago, guys. Dalian nyo, guys. Senyora? Ah. Yes. Ganda. Krisostomo. Maria Clara? Miss Clay? Sandali ba? Bakit? Ano? Tawang-tawa. May effort na nga kami para makarating kami dito, para magkita kayo. Pinapahiyaan nyo lang si Maria Clara eh. Hindi na nga, umuwi na tayo. Hintay lang, Miss Clay. Paumanhin man ko. Kami naman ay nabigla lamang sa inyong mga wangis. Hindi ba, Fidel? Si. Kulit sa kabila ng inyong negoted palbas na hindi tunay, ay nababanaag pa rin ang kagandahan ninyo. Ang kagandahan mo, Maria Clara. Tumawid ah. Ito ko. Maria Clara din ang pangalan ko. So, thank you.
Patay. Abutan tayo ng alas 9! Patay. Halika na. Isabel, atong device. Sakay pa paron. Primo, huwag kang mabibigla. Ngunit sina Maria Clara at si Clay tumakas. At ang palagay namin ay sila'y nakapagkita kay Crisostomo. Patay. Esto no pwede ser. Anday, tawagin mo ang kutsero. Madali! Maiiba kaya ang mangyayari bukas? Bago mo gawin. Bakit nga ba wala ka pang jowa kagaya ni Sir Ibarra? Nobya ba yung ibig sabihin? Correct. Kahit ano lang, yung babaeng nagkutusuan. Meron. Talaga? Hindi ko na mapipigilan, kuya. Kahit isda, hindi kakainin ng kanyang mga labi. Tulad ng kanyang ama. Hindi kayo lalabas ng silid na ito hanggat hindi nyo natatapos ang inyong pagdarasal at paghingi ng tawad. Aray, get no more, Padre. It's really God's Spirit of Sanctuary. Ayun guys, tapos na nga ang ating episode 48. At dito nga ay nangyari ang pagtakas ni na Miss Clay at Maria Clara patungo na nga dito guys kay kina Crisostomo Ibarra at kita nga natin dito lahat ay hahamakin para sa pag-ibig, pero nga yun nga dahil nga sa panahon nila meron nga karapatang parusa ang kanilang nagawa at nalaman nga ni Tia Isabel at ni Kapitan Tiago na umalis itong si Miss Clay. So expect natin guys medyo mahirap itong parusang ito sa susunod na episode natin guys. Yun nga, medyo umikot lang ang ating episode ngayon tungkol sa pag-iibigan ni na Maria Clara at Ibarra guys. So ayun, salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ito po si Don Huat, hanggang sa muli, paalam.